Inaalay po natin itong ating video doon po sa mga biktima ng bingo. Bingo. Oh, yung mga may binguhan. So, itong mga may binguhan na to, hindi ka naman pwedeng magtayo ng bingo kung ikaw ay hindi otorisado ng PAGCOR, Philippine Amusement Gaming Corporation. Tuturuan ko kayo kasi nabiktima, ang daming biktima nito dahil sa ignorance of taxation. So, yung may mga binguhan dyan at may mga kilalang accountants, may may-ari ng binguhan, yung mga opisyal ng binguhan, please, panoorin nyo ito para hindi mangyari ito sa inyo. So, ito po yung masamang eksperyensya. Panoorin po ninyo at ipepresent ko sa inyo habang inaayos ko. Ano yung error? Kasi kung malalaman mo kung ano yung error, maiiwasan mo yung error. At wag ho ninyong kalimutan na i-click yung like button, because pag clinic nyo yung like button, mas maraming tao, maraming binguhan at maraming matutuwang pumupunta ng bingo na hindi sila masasara. Kasi itong pag-uusapan natin, muntik nang masara at muntik nang makasuhan ng tax evasion yung may-ari, yung presidente. At huwag nyo rin kalimutan na mag-franchise ho kayo. Kung meron ho kayong letter of authority, ito ho yung pinakamatipid. Mag-franchise kayo para yung aking templates magamit nyo at ma-lead ho ko kayo sa tamang paraan sa paghawak ko ng letter of authority hanggang subpoena duces tecum. So ito po yung kanilang error. Ayan. Palakihin ho natin yung learning board. Ano error? So sabi dito, nag-failure daw bayaran ang documentary stamp tax. So, ang surcharge, makikita ho ninyo rito, 50%. Ayan. Ibig sabihin ho niyang 50% na yan is kakasuhan kaya ka ng tax evasion because hindi ka nagbayad. Okay. Mali ho kasi yung assessment ng BIR. Napakamali. Mayroon hong paraan para hindi mabayaran tong 6 million na to ito. So, gagawin ho natin yan sa mga susunod nating video at para maintindihan nyo. Pero since nagkamali na ho yung nag-handle ho nito at naging yung mali ay naging tama. Yun ang masama eh. Yung mali naging tama because mali yung ginawa nung taxpayer. Ganyan ho talaga sa taxation. Pag may mali kayo, yung mali ng BIR nagiging tama. Superior ho yung mali nila. So, para hindi kayo makasuhan ng tax evasion, tama ho yung mag-file kayo ng letter request. Ito ho yung letter request. So sabi nung BIR, uy, mag-file ka ng letter request. Okay. So nag-file siya ng letter request at sinabi niya doon, willing akong makipag-compromise. Ibig sabihin, makipag-compromise ng legal. Kasi wala na nga pera eh. At tataon-taonin sila nito kasi 2016 to. O, hindi sila nagbayad ng 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Di, 6 na taon. O, 6. So ngayon, anong gagawin niya? Tama yung ang approach. Makipag-compromise settlement. Ang problem, yung kanilang ginawang letter is pang-compromise settlement na patalo. Ayan. Ito yung final decision. Ito yung ginamit ng BIR. Ang dali-daling labanan yan eh. So, napunta na rito. Ito na ngayon yung kanilang application form. Okay? And yung last ano ko, discussion. Ito ho. Sabi ng BIR, gawa ka ng request. So, gumawa siya ng request. So, sabi ko, alam mo ba yung ginawa mong request? Talo ka. Ibig sabihin sa request na yan, babayaran mo yung 13.5 million. Bakit? Mali yung letter eh. Ayan o, mali. Basahin nyo nilang bakit mali. So, with that letter, nagsubmit din siya nito.
Tama yung form na ginamit. Tama, tama. Pero yung content, kaya kayo mga taxpayer na nakikinig sa akin. Marunong kayong gumawa ng form. Walang question doon. Pero yung content not necessarily tama. Oh, paliwanag ko sa inyo ano mali. Sabi dito, nag-a-avail siya ng financial incapacity. Okay. So, sa financial incapacity, ito, related yan dito. Sabi dito, ang pwede mong i-offer is 10 or 20. Ang in-offer, 40. Yung 40, makapapansin nyo para sa doubtful validity. Nakasulat na yun. For doubtful validity. Ayan o. So, definitely, mali yung application kasi hindi ito. Diba? Incongruent yan eh. Incongruent. Ito yung congruent niya. Yan. At ito naman yung congruent nung isa. Ito, ito. So, from the very beginning, yung letter request ay mali. Yung application form, mali din. So, definitely, denial yan. So, pag dininay, ano mangyayari? Babayaran mo yung nasan dito. Eto, babayaran mo yung 13 million. Hindi lang yon. Pag hindi mo nabayaran, wala nga pera. O hindi mo nabayaran, kulong. Bakit? Pag nag-apply ka ng compromise penalty, compromise settlement, inaamin mo na tama ang BIR kahit mali. Sa very beginning ang BIR, nagiging tama kasi unang-una, inabandon mo yung right mo. Or, ni-exercise mo yung right mo mali. So ngayon, naging tama na yung assessment. Babayaran mo yon. O ngayon, wala kang pambayad, collection. Eh, pwede bang bayaran ng sa compromise settlement? Pwede. Allowed ng batas yan, sir. Ah, i-discuss ko sa inyo kung ano yung pwedeng gawin. Dalawang klase. Financial incapacity at saka tawag nito, doubtful validity. I-discuss ko yung dalawang rights ninyo para mabawasan ang babayaran tax ninyo. Pero yung mga may bingguhan, please lumapit kayo sa akin. Mag-franchise na kayo ngayon para 50,000 lang babayaran nyo. Then, matulungan ko kayo sa problem nyo to. Diba? So, ang solution dito, mga taxpayer kong minamahal, is very simple. Very simple lang. Itama mo yung mali. Paano itatama? Eh di, nasan ba yun? Teka nga, nandami-daming tiniting. Ayan, o, diba? Itama mo yung mali. Ano yung mali? Ito. Itama mo yan. Itama mo yan. Paulit-ulit ako. Itama mo yan. Ano pa? Itama mo ito. Tsaka ito. Okay? Pwede ba bang itama kahit na nagsubmit sa BIR? Yun ang tanong sa akin eh. Pwede bang itama ba yan? Yan, nagsubmit ko na. Natataka na ng BIR eh. O nyo kalimutan yung aking ano. Video about rubber stamp. Ang daming nagkakamali dahil lang sa rubber stamp. Pwede pa. Kung kailangan nyo ng tulong ni tax specialista, eh syempre, kailangan din natin mabuhay. Magbabayad kayo ng professional fee. So with that, mga taxpayer ko mahal, panoorin nyo yung other video ko. I-like nyo yung mga videos ko para mas maraming tao ang makinabang at maproteksyonan ng mabuting kaalaman at kahusayan natin sa taxation. With that, mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.